Hello guys, good morning po. So today po ay September 16. So ngayong araw guys ay ibabahagi ko sa inyo yung budget ko para ngayong araw namin na ulam. So ito guys, nagkakahalaga lang ng 130 pesos. So ngayong araw na to ay magninilaga po kami. At ito nga po sa plastic, yung mga binili po ng asawa ko bago siya pumasok sa trabaho na malengke po muna siya. So ayan. Sa nilaga, meron akong baboy na nabili lamang po ng asawa ko ng 80 pesos. At etong pechay. Yung mga sangkap dito, yung mga sangkap guys na ilalagay ko at mga gulay na ilalagay ko, mura lang to, 10 piso lang to, 10 pesos lamang po ang isang taling ganito sa palengke. So ayan, meron ako ditong patatas. Ayan, sili at sibuyas. Ayan, sisimulan ko na tong hiwain. So, kailangan po natin ngayong panahon na maging madiskarte. Siyempre, raketera tayo. Mag-iisip tayo ng mga pwedeng ulam na mura lang. Kasi diba minsan po, pag gigipit tayo, kailangan po natin na mag-budget. At huwag susobra yung gastos natin sa isang araw kasi meron tayong mga anak. So, yan. Kamaya ko nang hugasan ko. Pakita ko sa inyo yung baboy na nabili ng asawa ko. So, diba? Halagang 80 pesos po to kasi napakamahal po ng baboy ngayon. Nasa 400 po yata ang isang kilo. Ito po, tipid na ulam na po ito para sa amin. Sa aming apat. Apat po kasi kami, dalawa yung anak ko. Kami ng asawa ko. So, eto, kasya na po sa amin ito hanggang mamayang gabi. Ngayon po ay 9 a.m. ng umaga. So, aabot pa kami ng tanghalian. Kaya, tanghalian na po namin to hanggang gabi na po namin. Diba, sa halagang 130 pesos, meron na po tayong ulam. At napakadali pa, napakasimpleng lutuin. At magugustuhan po ng ating mga anak. Dahil meron ng gulay, plus meron pa siyang pork. Ito pong nilagay ko ng mga sangkap na gulay. Ay, napakamura lang. Mamaya ko na siya huhugasan. So, yan nga po pala. Kung bago lamang po kayo sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutang mag-subscribe at i-like nyo na rin po. Marami po kayong mapapanood dito o marami pa akong ibabahagi sa inyo na pwede po natin pagkakitaan. So, ito po ay uhugasan ko na. Iluluto ko na po itong aking nilaga. So, yan. Nilagyan ko na ng tubig to at dito na rin po yung baboy. Isang ko na rin yung aking pechay at etong ating patatas. So, mamaya pa natin ilalagay ito. Napakasimple lang naman po magluto dahil alam po po na karamihan po sa inyo alam na po magluto ng nilagang baboy. So, ito po simple lang. Sibuyas, ilalagay ko na siya. Isasama ko na siya sa pagpapakulo dito sa aking dito sa baboy. Yung sili, mamaya ko na siya ilalagay pag paluto na siya. At syempre, lalagyan ko na rin siya ng asin. Kaya lalagyan ko muna siya ng kalahating kutsarang asin. Then, pakukuloyin ko lang. So guys, kulo na. At may kumalambot na din. Ilalagay ko na po itong aking patatas. Kasi matigas ang patatas. So mga 5 minutes, babalikan ko dahil lalagay ko na rin yung iba pang mga sangkap. Lalagay din ako ng, ayan, paminta. Pamintang durog. Hmm.
Yung isang ganito, piso lang naman to sa tindahan. So, lalahating ko na to. Durog yung nilalagay ko, guys, hindi yung buo. Kasi minsan nakakain ng anak ko yung buo na paminta. Kaya, hindi po ako naglalagay ng buo. So, yun. Durog na. So, ayan, balikan ko yan after 5 minutes. Ayan, kulo na po ito na aking niladang baboy. Ilalagay ko na po yung mga natitirang sangkap. Tulad po nito na gulay, na pechay, at yung sealing green. Ito na to, dalawa lang ilalagay ko. Kasi baka umanghang yung anak kong babae, eh, maanghangan. Nilagyan ko na rin to ng seasoning. So, sa inyo, depende po kung maglalagay ko ng seasoning or hindi. Kukulain ko lamang po ito at pag kumulo na ay pwede na at luto na. At syempre, tikiman na tayo. So, ayan po, kulo na at luto na itong aking nilagang baboy. At ngayon naman ay titikman ko na po ito. Papatayin ko na. So, ayan guys, tapos na ako magluto. At ngayon, titikman ko na po itong apa. Kung kanin titong konti lang. Sarap. Mainit. Malambot na rin yung patatas. Init. Ang init po. Sarap po. Ayan, malambot na rin yung baboy. Napakasimple po ng ulam na to. Napakamura, napaka-healthy kasi may gulay na, meron pang baboy. So, magugustuhan po ng inyong anak. At yung 130 pesos po na yung 130 pesos po na budget ay pwedeng-pwede na po sa isang pamilya. Tulad po namin na apat po kami. Kain po tayo. Kain ako ng pechay. Ang sarap, makaparami pa yung kain pag ito pang ulam niya. Hi! Ang sarap ng sabaw. Thank you po. So, ayan guys. Abangan po ulit yung
susunod na video ko po na ibabahagi sa inyo. At kung bago lamang po kayo, naligaw po kayo sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe para lagi po kayo updated sa mga susunod ko pong upload ng video.